sa pinyo, ha? Da ka mo uglayan sa duha. Tapos nga na, sursundo pa ka mong duha. Nasundo ka pa. Sa pinyo, di na ka mo nagkakomunikasyon. Tatay Gilbert, magandang hapon. Magandang hapon. Tay, unang tanong ko sa inyo, kasal ba kayo? Opo, sir. Nito ni Glorcel. Opo, sir. Kailan kayo kinasal? October 6, 2017. So, may anak kayo? Opo, isa po. Babae, lalaki? Lalaki po. Saan siya nag-abroad? Sa Saudi po. DH siya doon? Opo. Domestic helper siya? Opo. Kailan siya bumalik? Bumalik po siya dito, November 21 po siya dumating sa Pilipinas po. November 21 po siya dumating sa bahay namin. Oo. Ang alam ko po, i-flight niya November 14 dito. Flight niya po dito. Mm-hmm. Pero sabi niya po na quarantine daw po siya. Uh-oh. Kaya dumating po siya November 21 po. November 21. Sige. Paano niyo to nahuli itong si Mrs. niyo na may kabit? Nahuli ko po siya so yung conversation po kasi nila. Nabubuksan ko po kasi yung account ng asawa ko. Okay. Tapos nabasa ko po na magpapasundo siya dun sa lalaki. Kaya inunahan ko po dun sa lugar. Sa lugar ng pantaw po. Nagpariban lang po siya noon. Ah, nagpariban siya. Opo. Okay, nakauwi dito na siya. Nandito na po siya noon. Oo. Yun po, nakita ko po, nakayakap po siya dun sa lalaki. Pero hindi ko po yung nabidyoan kasi hinahabol po namin sila eh. Oo. Hindi ko po yung nabidyoan. Nabidyoan ko lang, nakabidyo lang po ako nung nakababa na sila, yung pinara na po namin sila. Pero itong nangyari na to, hindi ka ba nagsuspecha before? Dati na po kasi. No, naging sila po, March 8, 2021. Sa mga post-post po nila, nag-I love you-an po sila sa mga post. Ganun. Pinopost nila sa Facebook mismo? Opo, sa wall nila? Opo. Kaya marami pong nakakabasa noon. Ako po, wala pa ako nung cellphone. Bakit ganun? Ba't sila nag-I love you-an magkasawa yun kayo? Nga po, yun nga po, pinagtataka ng marami. Bakit daw po ganun siya? Oo. Sa may asawa na siya? Mm-mm. Bakit nga ba, tatay? Ano ba ang tingin mo? Bakit siya naghanap ng iba? Ay, yun po, hindi ko alam kasi lahat naman po ginagawa ko para sa kanila eh. Oo. Hindi ko naman po sila pinabayaan. Mm-hmm. Nung unang dalawang buwan po siya, nag-a-apply pa lang po siya, okay pa po kami. Tapos nung March na po, nung naging sila na, iba na po yung pakitungo niya sa akin. Tapos nung May 20 po to 2021, nakikipaghiwalay na po siya sa akin. Nung di pa siya nakakaalis ng Pilipinas. Ito bang lalaki na to, kabayan nyo rin? Malapit lang po. Malapit sa barangay po. Ma'am Glorcel, magandang hapon. Si Atty. Joren Tanputo ng Wanted sa Radyo. Hello po, magandang hapon din po. Ma'am, ito no, nandito yung asawa niyo, si Sir Gilbert, kasi nahuli daw niya kayo. Totoo ba na may I love you-han kang iba? Ay, wala po. Puro lang po siya, no, selos po. Hinala. May magpapatunay din po niyan, yung agent ko po. Oh. Pati yung mga kasamahan ko po. Pero meron ka daw mga post na I love you. Nag-I love you-an kayo na kanila, Jason. Yun, sa comment section po yun. Ah, sa comment. Comment ka sa kanya na I love you. Ma'am Glorcel. Yung mga ano po, yun si Jason po, ano ko po, yung padiyon niya din po, kumpare ko rin. Oo. Opo. So, dun kayo nag-I love you-an nila pare? Hindi po. Wala pong I love you dun. Glorcel. Inamin niya rin po sa akin, sir, na mahal niya daw yung lalaki. So, mahal mo nga yung lalaki, ma'am? Hindi time, po. Nung time na sige, kung sabi mo. Papaliwanag po ako about sige. Dun sa pag-amin ko. O, sige, madam. Kasi inamin ko po na ganun kasi paulit-ulit na lang po siya. Nasa abroad po ako, depressed, saka nahulog din po ako sa hagdan. Mm. Dahil sa lagi niya akong pinagbibintang na may lalaki. Mm. Pero wala naman talaga. Wala naman po talaga. Paano yung comment ni Jason sa Facebook post mo? Papakita niya ako kung may I love you po talaga doon. O. Yung ano sir, yung nangyari yung sa kanyang nadulas siya, hindi pa siya nandun sa Saudi. Depressed pa lang na po ako noon. Pero paano, Madam Glorcel, paano naman yung pag-angkas mo sa motor? Ayun po, nasend ko na po yung conversation na mo ni Jason na nagpasundo lang po talaga ako. Ba't ka kay Jason nagpasundo? Magpapatunay din po yung ate ko doon. Ba't ka kay Jason nagpasundo? May asawa ka. Na po kasi nakikipag-iwalay na ako kasi depressed na po ako galing nun sa abroad dahil sa ginawa niya. Ano bang ginawa niya ni Gilbert? Yun nga po, pinagbibintangan niya ho lagi ako tapos na-depress ako. Na-confine ako ng one week, inahap doon sa Saudi. Ah, okay. Tapos ho, pinagsasabihin niya po ako wala akong kwentang ina. Mm. Sige ma'am. Okay yun, no? Hindi ka nagpasundo. Pero kaya ka nagpasundo doon sa bago mong shota, tama?
Hindi ho, yun bago po. Ah, luma na. Talaga kami noon. Lumang shota na. Wala po. Ma'am. May magpapatay din po niya na wala po talaga kami. Kailan ba naging kayo nito ni Jason? Wala. Hindi ba yung kayo? Yung kumpare po noon, yung kumpare noon sa magkakaibigan po kami. Hindi, dati po, ngayon pa lang yan po yung nakilala, sabi sa akin ni Jason, January, Siguro ito, kausapin natin si Jason, kasi nasa linya din. Opo. Jason, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Pare ko'y kumusta? Ba't ang pogi mo? Di na, sir. Ayos lang po. Ayos lang. Pero ito ba si Glorycel, kumusta kayo? Wala sir, wala kaming relasyon yan sir, magkakaibigan lang talaga kami yan. May nalaan lang kasi ako ng asawa niya na magkarelasyon kami. Paano yung mga I love you-an nyo sa Facebook? Ano lang yun sir, isa status lang yun pero walang nag-I love you-an doon. Ano ba yung mga pinost mo? Wala sir, wala akong, hindi ako nagpo-post kasi yung dating account na nakita niya, nakak na po yun, hindi ko na po yun nabubuksan. Ay, ito po yung mga... Paano naman yung mga, huling nakita kayo eh, mag... Ito po, nakaangkas sa'yo, nakayakap daw sa'yo eh, si Glorycel, sabi yeah, dito ni Gilbert. Yan, nakayakap din sir, kasi yung may ano kasi, may grocery kasi si Glorycel, tapos nilagay niya lang sa gitna. Si Glorycel lang naman sa akin nagpasundo nun sir, kasi gabi na. Ah, okay. Kasi sa tropa niya sana sa badian siya magpapasundo. Ang problema nun sir, dapat nga siya na kumuha sa asawa niya eh. Pagkakita niya sa amin eh. Walang nakayakap din, sir. Pero hindi kayo, hindi may love yung tawagan niyo? Wala, sir. Nahak na talaga yung account na yan since 2021. So iniba niya? Parang nung nangak sa'yo, hindi kayo may only love yung tawagan niyo, Jason? Wala, sir. Walang ganyan, sir. Ano tawagan niyo? Wala po. Wala? Wala kami ganyan. Paano pag tinatawag mo si Glorycel, ano sinasabi mo sa kanya? Ano lang... Tol ang tawagan namin yan, sir, tol. Ah, tol. Sabi nung kapitan, di ba, sinabihan ka na ng kapitan, in-examplean ka kasi puro selos lumalabas sa ng ebidensya mo. Oo nga, bakit? Tapos, tinakas mo pa yung anak ko. Nag-usap na tayo, nag-settle na tayo na sa anak. Tapos, iiwan mo sa akin yung bata. Kung di ako pumunta sa inyo, hindi ko malalaman na tinakas mo na yung anak ko. Hindi ko naman yung tinakas eh. Sabi ko nga, pag nakalagay sa usapan natin sa barangay, habang wala pa akong trabaho, sa akin mo ng anak natin. Sinusunod ko lang o, naman yung pinagpirma namin. Pinaalam ko? Hindi pinaalam? Alam mo na nga eh. Hindi ko pinaalam. Hindi ko malalaman, kundi ako pumunta doon. 5 days pa ngayon bago ako pumunta. Pero siguro, siguro mas mainam, Ma'am Glorycel, pag-usapan nyo yung relasyon nyo. Oh, sige po. Diba? Para kung ano ba, maayos nyo ba? Dahil po sa kanya. Ano? Dahil po sa kanya, dinala po sa hospital yung mama ko. Kung hindi talaga naging kayo, bakit binibigyan mo yung account mo sa kanya? Tapos sasabihin mo, pinalitan yung status mo na married ka sa kanya. Sabihin mo, sabi mo sa akin. Diba, tapos ikaw gumagamit bakit, mo ngayon? Bakit hindi sabi mo? Hindi ko ma-unable missing nga sa akin. Sabi mo nga sa akin dati, pinalitan niya yung status mo, siya yung nagpalit. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, hindi na na-hack yung account mo. Dati pa yun, matagal na yun eh. Noong 2021 pa yun. Tapos nga, ngayon magdi-deny ka? Pinapaliwanag po yun sa'yo sa barangay ah. Oh, ano pinaliwanag mo? Puro selo. Tinatawanan mo lang ano ako. Pa, pinagsasabi mo. Kung talagang hindi naging kayo, bakit pinagtitiwala mo yung account mo? Samantalang sa akin dati hindi mo binibigay yung account mo. Wow, binigay ko po sa'yo. Binigay mo sa akin nung nag-usap-usap na kami sa ano. Andyan na yung conversation natin na binigay ko talaga sa'yo yung account na yan. Binigay mo sa akin nung tapos na kaming mag-usap-usap sa barangay. Yung pinapadalan mo pa nga siya, o bakit pinapadalan mo siya ng cake? Diba sinabi ko sa'yo? Bakit pinapadalan mo siya ng pera? Nag-ambag-ambag kami doon kasi magkakaibigan kami. Yung hindi, pera, wala. Nagaling sa kapatid sa usapan ko. Sa barangay, walang ambag eh. Surprise mo daw yun sa lalaki mo. Na may cake palabas tapos pizza. Palabas mo yung ebidensya. Asan yung ebidensya? Sino kasi, si Love Rock, Glorycel? Hindi po yan sa akin. Si Jason po yan. Jason. Si Jason si Love Rock. Yan po yung nahuli kong account. Kaya po sila nahuli ko sa ano. Yung ginagamit niya. So, musta. Okay naman. Ikaw, musta ka na. Miss na kita. Hindi ito usapan, Jason at Glorycel? Hindi po. Kasi hindi po pa ako niya nagagamit na account. Talagang wala ka talaga kayong relasyon. Talagang seryoso ka diyan, Glorycel, na wala talaga. Wala po. Sigurado ka, hindi ba masasaktan si Jason pag dinideny mo siya dito on hindi live po. TV? Kasi alam niya naman din po sa totoo. Na? Alam niya na din naman po talaga yung totoo, na wala man talaga kami. Talaga bakit sila? Yung sa post mo dati, sabi mo sa post mo, yun ang naalala ko, hindi ko malimutan eh. Nasabi mo doon, anong gusto mo? Yung kape o hug? Tapos sabi naman niya, pwede parehas?
Tapos sabi mo naman... Comment section nga kasi yun. Parehas kasi lang din yun. Parehas lang din yan yun. Paano? Ano? Tapos, anong gusto mo, kape or hug? Oh, yun tapos po, ano sabi ni Jason? Sabi ni Jason, pwede parehas. Oh. Tapos sabi niya naman po... Selos-selos ka kasi. Aminin tapos mo. Tapos sabi niya naman po... hindi po, hindi pwede. Isa lang. Oh. Tapos sabi naman ni Jason, sige nga, wag na lang. Tapos sabi niya naman po, sige na nga, baka magalit ka pa. Yung dalawa na lang daw. Dalawa na lang. Oo. Oh, kasi kape baka, or hug. Opo. Baka magalit. Baka magalit. Ba't mo ba ginawa yun, Glorycel? Mas marami ka pong... Pinapaselos ko si Gilbert. Ba, pinapaselos mo si Gilbert. Totoo ba yun, Jason? Mahal niya talaga ako. Wala po ako dyan alam, sir. Kasi sila lang naman makakaano niyan, sir. Hindi, Jason. Naman kasi nagko-comment ka eh. Na gusto mo yung pareho. Account, yung account na talaga yan, sir. Wala na yan sa akin. Hindi yan sa akin. Ay, account yan, pero wala na yan. So, hindi ikaw yung nagko-comment na pareho nung tinanong ka? Nung nag-post okay. Si Glorycel, hindi ikaw yung nag-comment nun? Hindi talaga, sir. Nahak na talaga yan. Pero nung time na yun, sir, siya talaga yung gumagamit kasi nakakausap po si, kasi silang dalawa eh. Uh-huh. Tapos nagugulat po ako na kung bakit yung pinag-usapan namin nung lalaki, alam nung babae. Uh-huh. Tapos nung pinag-usapan namin nung asawa ko, alam din niya. Mm-hmm. Kaya alam ko, kaya nagtaka po ako kung bakit nila alam. Kaya alam ko po na ginagamit ng... Nalaman ko po na ginagamit nung lalaki yung account ng asawa mo. Account ng asawa mo. Totoo yun, Glorycel, o pinapaselos mo lang talaga si Gilbert? Pinapaselos ko lang po. Ba't mo pinapaselos? Eh, mahal na mahal ka nga niyan. Kasi o, ganun o, ginagawa niya sa akin. Pinapaselos ka din niya? Tapos may kachato yan dati, pero hindi ko na ako masasabi kung sino yun. Ah, may kachat okay. Din siya. So ikaw sino? Din, nagchat ka rin ng iba. Opo. May patunay ka ba na may kachat ako? May patunay ka ba? Wala naman, di ba? Kasi hindi ko naman yung ginagawa eh. Kung talagang gusto niyo talagang magsama, bahala na kayo. Basta gusto ko, mabayaran niyo yung lahat ng ginawa niyong pananakit sa akin. Oo, mabayaran. Bakit? Yung pinaghirapan ko sa Saudi na halos kinuha mo lahat. Umuwi ako, magkano, wala akong nakuha. Magkano pinapadala mo? Oh, ito lahat. Ikwenta lahat, mo yun. Ito lahat ng ano. Ipakwenta mo dyan sa ano. Dala mo naman ata lahat ha. 22,000 lahat ang pinapadala mo. Wow. Talaga. O bakit pinapadalan mo? Pinapadalan mo nga yung lalaki mo eh. Pakita mo sa kanila, ba't mo ko sinisingil? Sinisingil mo pa ako ng tatlong taon na pagpakain mo sa akin? Hindi kita sinisingil. Pati sa anak ko? Eh, ikaw ang sumisingil wow, sa akin. Wow, grabe ah. Ilang buwang ka lang? Yun. Walang buwang ka lang sa akin nagpadala tapos sisingilin mo ako? Natural, bubuhayin mo. Bakit ikaw na yung nagtatrabaho, ganyan ang tingin mo sa akin? Siguro ganito, no, Glorycel at Gilbert, kasi mukhang hindi kayo maaayos talaga. Glorycel, hindi mo na ba mahal to si Gilbert? Kawawa yung anak nyo dito pag maghihiwalay kayo. Yeah, mas mabuti na rin mo yun. Kasi sobra-sobra na ginagawa niya. Wala so, hindi mo yung ginagawa eh. Oh. Kawang may ginagawa. Tapos gamit niya yung account ko, kinalat niya yung video dito. Pati hindi. Yung FB account ng kapatid kong nasa abroad, inopen niya. Hindi ko yun kinalat. Pinasa ko yun sa kapatid mo para... Patunay. Kinalat mo kaya gamit yung account ko. Ang dami dito nagsabi. Hindi ko ginagamit ang account mo sa ibang bagay. Ginamit mo kaya. Hindi ko na yung ginagamit account mo. Wala nang video nga dun galing sa account mo eh. Gamit, pinagsend ko yun. Gamit ang account ko. Sinend ko sa kapatid mo. Hindi. Siguro ganito, no? Kasi hindi kayo magkakasundo dito eh. Di ba? Deny din naman si Glorycel at si Jason. Ayaw nilang aminin na... Advice na lang po. Sila. Oo. Ganito na lang, Glorycel, Gilbert, no? Pag-usapan ulit natin ng maayos, ilalahanin niyo yung anak niyo. Ano kasi yun yung pinakakawawa pag magkahiwalay kayo, 'di ba? Wala na siyang mawawalan siya ng pamilya. Mahihirapan siya kung yung nanay at tatay niya ay magkaaway. So, pinakamainam dito, alalahanin niyo muna at i-take into consideration niyo pinakauna siya, anak niyo. Tapos saka kayo mag-move forward kung ano ba dapat yung pwedeng mga considerations na gagawin ninyo. Okay, Gilbert, kasi mahirap din naman na ikaw kung wala din naman talagang ginagawa tong si Glorycel. Eh, mahirap din naman kung talaga bang siloso ka? Hindi po. Hindi naman po ako magsiselos kung hindi ganun ang ginagawa nila eh. Oo. Pero kung ganun na lang po nakikita ko palagi, eh, siyempre kahit sino naman po magsiselos eh. Mm. Inamin niya naman po kasi sa akin na talagang mahal niya yung lalaki. Inamin niya talaga sa'yo? Inamin niya po mismo sa akin. Sa harap mo? Nung paulit-ulit niya po yung sa akin sinasabi. Tapos sabi, pumunta dun sa bahay namin yung lalaking yan dati. Tapos sabi niya po na mahal daw siya ni Glorycel po. Mahal daw po siya. Oh, Glorycel, Jason, ba't ba kayo nagsisinungaling pa? Aminin nyo na lang kasi. Wala naman po talaga. Eh, ba't mo inamin kay Gilbert? Sino, wala po talaga, wala. Sino kasama mo nun nung umamin siya? Sa barangay po, nag-usap-usap kami.
sinabi din niya doon na mahal daw siya ni Glory Cell. Ah, so nasa barangay kayo, nasa Apo. Barangay na kayo, Glory Cell, magdi-deny ka pa? Wala po talaga. Inamin po nung lalaki. Kahit magulang ko magsasabi sa kanya, puro lang ano. Inamin po nung lalaki, sir, na mahal daw ni Glory Cell yung lalaki. Oh, so Jason, inamin mo din? Hindi po ako, sir, nag-aamin dyan kay Glory Cell, sir. Inamin niya po sa sila barangay na si Glory Cell daw po, mahal siya. Mahal na mahal daw po siya ni Glory Cell. Yung mahal na yon, sabihin mo na kasi para mag-ano siya, kasi puro selo. Kahit wala naman talaga kami. Ah, sabihin mo na lang, kahit wala naman, kahit hindi naman talaga totoo. Opo. Tapos meron na po kasi kaming kasinduan na hindi na po sila dapat magkita o magkaroon ng komunikasyon. Mm. Tapos yun nga po, gabi-gabi pa po sila nagiinuman. Oh, paano yun, Glory Cell naman? Nakausap ko po yung Bausi, nagpatunay naman po na hindi naman po gabi-gabi talaga. Nagkataon na inuman kami kasi galing ako abroad. Kumbaga, yayaan lang po ng magkakaibigan kasi minsan lang magkita. Bakit sobrang lasing ka? Sobrang lasing ka nung pag-uwi mo? Tapos hindi kasi nga, nagkayayaan. Gabi-gabi ka nga eh. Gabi-gabi ba yon? Oo. Pumunta kami sa bahay nung lalaki. Tapos nakausap namin yung ate niya. Hindi, ganito. Sige, Glory Cell, ano bang pwedeng gawin ni Gilbert para magkabalikan kayo? Wala na po eh, kasi nadala na ako yung magulang ko sa hospital dahil sa kanya eh. Hindi, pero baka may... Pero naranasan ko ikaw, sa kanya, pati sa abroad. Ikaw, Roma Gilbert, na, hanggang dito. Ano bang pwede mong gawin para maging kayo ni Glory Cell? Ano din pwedeng gawin ni Glory Cell para magkabalikan kayo? Siguro, sir, tanggapin niya lang yung pagkakamali niya. Wow. Bakit wow, Glory Cell? Pinaninigan niya kasi, sir, talagang wala sila eh. Pero kalat na dun talaga dati pa. Na talagang meron siyang ano eh, sa mga post-post na pala. Kasi ikaw nagkalat sa maling impormasyon. Hindi ako nagpo-post, kahit ikaw ang nagpo-post. Nakausap ko yung mga ano teacher ko dito, kinalat mo. Ikaw nga yung nagpo-post, paano ako magkakalat? Wala akong cellphone nung pang-post. Ano ba yung kinakalat na yan? Sa mga post-post ko dito nung high school, kasi kinausap ako kasi, about mga, dyan. Iba na po yung mga post yung parang, sabi ko hindi parang po yan puro patama sa lalaki. Yung mga about sa love po. About sa love. Opo. Pero wala naman pangalan si Jason doon. Doon po, sa comment section po. Sa mga comment po, silang dalawa lang halos parating nag-uusap. Sa mga... Ano ba yung mga sample noon? Yun nga po yung isang ano. Tapos ano pa? Mayroon pa bang iba? Yung about sa love po, hindi ko po kasi nakita yung love na cover photo niya. Tapos, ang sabi po ng mga friend ko, nag-I love you pa daw nga po sila. Oo, nakita mo sabi ng friend, walang I love you, andun ipakita mo nga kasi. Andun po kasi sa cellphone ko yung chat ng kaibigan ko. Sige, na. Sige, anyway, Gloriel, wala na ba talagang magagawa to si Gilbert? Wala na po kasi talaga eh. Trauma na ako. Depress ho yung ginawa niya sa akin eh. Hindi mo na mahal to si Gilbert, Gloriel? Hindi na po. Ito, Gilbert, sinabi ni Gloriel, hindi ka na daw niya mahal. Ano na mararamdaman tanggap mo doon? Tanggap ko na po yun, sir eh. Kasi matagal na po ito. 2021 pa nagi sila na eh. So tanggap mo na pala na hindi kayo magkakabalikan. So bakit anong gusto mo natin gawin ngayon? Kung kaya pong, ipapakulong ko na lang po kung kaya nung... Paano ba yan, Gloriel? Gusto daw magkaso ni Gilbert? Kakasuhan, ibalik niya o lahat ng pinaghirapan ko sa abroad kasi wala o natira sa akin eh. O pwede din naman yun. Pero syempre, kung makita natin na may kumpleto siyang ebidensya, pwede naman matulungan siya mag-file ng kaso for adultery. Tingnan ebidensya na yan. Sige. Okay, sige. Kung kaso din naman pala yung gusto mo, Gilbert, pwede ka namin matulungan dyan. Kung yun talaga at kung disidido ka na. Kasi yung schedule ho, yan na yan talaga sa tulpo na yan. Dapat to sa employer ko ho yan. Kasi ang nangyari ho, humingi ako ng tulong sa kanya para makakuha ng schedule po, kay tulpo. Yan nga po, sir. Riba yata yung naging angko niyo ng story. Yan nga po, sir. Tutuloy na reklamo. Tapos na kasi yan, nakauwi ka na dito. Opo, nakauwi na po. Ngayon, wala po siya. Ngayon, nakauwi ako. Gloriel. Nakauwi po ako. Yes. Dahil sa pera ko, tapos yung vaccine certificate ko, hindi po sa akin binibigay. Ah, yun lang, yung vaccine certificate mo lang. Oh, tapos po, yung ibang gamit po, talaga kinuha. Ayun, pwede naman, binalik. Pwede ka naman namin matulungan makipag-coordinate sa agency dyan, Gloriel, para din naman kuhan. Anyway, mahal na mahal ka talaga nito ni Gilbert, isip mantakin mo. Hindi na kayo maayos ngayon eh, talaga papaglaban pa niya, pati yung dyan sa problema mo sa Saudi. Kasi nakuhanan niya na ako ng pera. Kinuha niya sa akin lahat. So tingin mo, pera lang talaga yung gusto ni pati Gilbert sa'yo? Kasi yung anak ko kinuha niya sa akin, ninakaw niya. Ninakaw. Anak ko yun po nung nanakawin ko.
Ako nag-alaga na nung wala ka eh. Ganito na lang, Gloricel, no? Tutulungan na lang namin to si Gilbert, okay? Sige po. Sige. Pag-aaralan na lang namin yung mga dokumento, tapos kung mayroong sapat na ebidensya para makapagkaso kami, eh tutulungan namin si Gilbert na magkaso. Tsaka Ma'am Gloricel, ganito lang yan. Kung ayaw mo na pinagseselosan ng mister mo, umayos ka din bilang isang nanay at bilang asawa. Alam mo na nagseselos, hindi dumistansya ka na. Hindi na mag-I love you, I love you ka pa sa iba. Oo. Kung alam mo, kung alam mo hindi komportable na yung partner mo, lumayo ka na. 'Di ba? Hindi yung gagawa ka pa ng rason para magselos siya tapos pag nagselos magagalit ka, 'di ba? Hindi rin naman po tama 'yon. Ngayon na lang ma'am, mag-usap kayo bilang magulang. Kasi kawawa po yung anak niyo po dito. Nag-settle okay, na po kami niya na sa anak na lang sa barangay. Anyway, sige po. Kung ganoon naman pala, may mga proper documents, may mga screenshots naman 'to si Gilbert, eh tutulungan na lang namin siya, okay? Okay po. Sige. Sige, salamat Gloricel at Jason, ano? Tatay Gilbert, ganito gagawin natin. Papa-photocopy mo itong mga dokumento mo, tapos i-check ng aming mga paralegals dito para kung talagang may laban ka, baka pwede kang matulungan ng opisina. Kung wala naman, ay magiging honest kami sa inyo na kulang okay kayong ebidensya mo. Tatanggapin ko po kung ano ang magiging decision po. Sige, ganoon na lang muna. Maraming salamat.